Well, PRRD was always a father figure, not only to me, but to all of us. My special story about this is that when I had a miscarriage, he was very considerate and he was very concerned, and he let me to take time to rest and recover from the incident. He also tried to comfort me with his words and positive perspective. So I really appreciate that. Dalawa palaging sinasabi niya. Tomorrow will take care of itself. We sit. At yung there always time for everything. Na yung buhay talaga may panahon. Minsan nasa taas ka, minsan nasa baba. Kaya dapat maging humble ka lang talaga palagi. Marami kang tinuro sa amin na akala mo wala lang, pero tumatak talaga. Na alam mo yung palagi ko sinasabi, ikaw magiging isa sa magiging highlight ng buhay ko. Thank you sa trust, sa pagbigay ng chance para mag-serve hindi lang sa iyo, pero sa Pilipinas din. Kayo po, Mayor, ay naandun parati. Kahit wala po kayong kailangan sa amin, naandiyan kayo po. You will give us everything and expecting nothing in return. Yun po yung kitang-kita po sa inyo. Sir, I will accompany you to Davao. Yun din po yung aking plano. I will not expect anything anymore. Just serve my remaining career in Davao with you. I'm really, really proud to have the honor to work with you as your aide. And in TV, you see him wearing barong, but after all the fiasco is over, he goes back and he changes into comfortable clothes, baggy shirts, jogging pants, chinelas, and he will enjoy a simple dish with us. He is the kind of person na pag nakikita mong kumakain, sobrang ganado, kahit na yung ulam eh bulad, parang pati ikaw gaganahan kasi papaisip ka, parang sarap nung bulad, kakain na lang din ako. So seeing him like that, na simple pleasures in life, he enjoys very much. Wait lang, niyo ako. Visit! I will always remember all the lessons you've taught me throughout my career and for the rest of my life. You, sir, kasi hindi mo kami trinit na mga security mo. Yun lang talaga actually yung nakaano sa amin na we were treated as part of your family. So mahigit 5 taon ko na nakasama ating Pangulo. Doon ako palagi sa kanyang likod. Nakita kung gaano siya katapat sa ating bansa at sa mga mamamayang Pilipino. Mayor Digong, from the start talaga ang serbisyo mo sa ating kababayan at maraming mga challenges nang ikaw ay nagsiservisyo, lalo na itong pagiging presidente. We will support you. Sana makatrabaho kita ulit. At nasa likod mo lang ako. At aalalayan kita kung ano man ang plano mo para sa ating bayan. Maraming salamat, Mayor Digong. Ang masabi ko, may puso siya, lalong-lalo na sa mahirap. Actually, may mga nagtatanong nga sa akin kung ano ba daw talaga yung ugali niya behind the camera. Ang masabi ko lang, he's a jolly person, matalino, at higit sa lahat, mapagmahal, literally and figuratively. PRRD has been more than just my commander-in-chief being in the military. So, I always looked up to him like parang he's my father. Kasi there were many instances that we ate together, then sobrang relaxed lang. He would make jokes, he would tell silly jokes, even personal stories na dapat din ako nagkwento sa amin, kumbaga. Pero he's very open. Sir, sa 6 na taon na naging security officer niyo ako, maraming salamat sa kumpiyansa at tiwala na ibinigay nyo sa akin at saka sa aking mga kasamahan ng mga security officers.
Ang hangad lang namin palagi sa inyo, sir, ay maprotektahan kayo, maging safety kayo. Gusto ko lang, sir, na sabihin sa iyo na mahal ka namin, sir, sa in behalf of the Presidential Escorts Battalion. Mahal na mahal ka namin at napakasaya namin na ikaw ang naging boss namin, ikaw ang naging presidente. And gusto ko lang sabihin sa inyo na from the bottom of my heart, mabuhay po kayo. Maraming pong salamat, sir. Sa mga matagal nating pinagsamahan, sir, more than 5 years tayong magkasama, nakita ko yung saya mo, yung hirap mo, yung mga tagumpay mo, syempre. Sana ma-enjoy mo pa yung life mo, na wala nang stress, wala nang anong, lahat na ng gusto mong gawin, magagawa mo. Sharing him the 6 years of his presidency, since the very beginning, the campaign period, and then until the end of his term. During the remaining years of our lives, no, na makikita ko pa rin na mahal na Pangulo natin na nagsiservisyo sa bayan at nabibigay ng guidance sa mga sumusunod sa kanya. Sana palagi ka pong nandyan. I have learned a lot from you, and especially sa mga mentoring na binigay niyo po sa amin, sa lahat ng guidance, sa lahat po ng tulong. We will be forever grateful for those services that you have given us. You're one of the best, tatay, sa totoo lang. Sana, sir, mas mahaba pa yung time na ikaw ang presidente, kasi you've done a lot, and sana ipagpatuloy nung kung sino man yung papalit sa inyo yung mga nungpisan mo. Ako magpasalamat kay naghatag ka sa amo og hope. Wala ka kabalo, sir, pero idol yun tika, sir. Kasi idol kayo tika, sir. Dili kayo tungod sa imong leadership o sa imong nagbuhat sa amo, kundi tungod sa imong pagkamaayong tao. Naarami permi, sir, mag-support sa imo, ha, sir. Sana, sir, di mo kami makalimutan kahit na hindi na kami mag-work for you. Malapit na kasi, and sana, sir, parati kang healthy, kasi pag happy ka, iba, kasi yung dating ng smile mo, sir, pag happy ka, na giging happy din kami, parati. And, sir, bata mo ako forever. Para sa akin, isa sa natutunan ko kay PRRD ay yung pagiging mabait, pagbibigay respeto sa kanyang mga security. As commission officer, pwede ko po itong tularan at ma-apply ko po sa aking nasasakupan. Sir, boss, my idol in public service, maraming salamat po sa iyo, sa lahat ng natutunan ko po sa iyo. Mayor, dili pa diri nahuman ang imong pag-servisyo sa atong mga kaigsoonan. Kabalo ko, gikan sa imong kasing-kasing, mag-servisyo pa ka hangtod 100 years old, hangtod 200 years old. Kay tungod, pinalangga nimo ang atong mga kaigsoonan.